guys! Welcome back to my channel. Welcome to RVM Designs. On my today's video, I just wanna share my experience on first time using the tube body. So let's watch this video that I prepare for you guys. So dahil nga meron na akong tube body app, na-download ko na siya a while ago sa Play Store, i-open na lang natin siya. Kapag first time natin na gagamit itong mobile app na to, need nating mag-sign in using our Google account. So kung anong channel nyo yung gusto nyong i-connect dito, yun yung i-connect nyo na Gmail account nyo. Ako, trinay kong i-add kanina, a while ago, nung bagong download ko nga ito, yung experimental channel ko. So, i-add ko lang din muna yung main channel ko para makita natin kung ano yung mga milestone na meron doon. Kasi nabalitaan ko, kaya ako naengganyong mag-download itong app na to. Na makikita mo daw yung mga latest 30 days milestone kapag meron ka nitong app na to. So, ito kasi yung pinaka main channel na meron ako. Itong RDM Designs. So, TubeBuddy wants to access your Google account. This will allow TubeBuddy to, ayan, view YouTube analytics reports for your YouTube content, manage your YouTube account. Of course, i-allow natin yan. Trusted naman natin tong app na to. Kaya nga natin dinownload on the first place. So, ito na po yung main YouTube channel ko. Makikita mo dito sa taas yung subscribers count as of, ayun, yung date ngayong araw, yung exact na time. So, kapag i-click natin tong isang content natin, ano nga ba yung makikita natin dito? May mga recommendations ba siya? Ah, okay. So, like this one. So, mag-upload daw ako ng high resolution thumbnail. Mag-add daw ako ng tag sa title ko. So, it's recommended to have at least one or two of your tags appear in your title to get more views from search and related videos for those terms. And then, yung thumbnail ko nga daw ay ensure that your thumbnail shows up crisp and clear on all devices by publishing a high-resolution version. Add tags to your description. Title length. So, parang wala akong pinasahan dito. So, add cards. Oh my God. So, pero nakakatawa, ganito pala siya. First timer kong gumamit nito, actually. Ano pa bang meron dito? And then, pwede mo siyang i-email sa'yo. Kasi meron ditong email me reports details. So, send now. Ito namang tags. Ano bang meron dito sa tags na to? Okay. So, pwede kang makapag-edit ng mga tags. And then, ano to? Copy to clipboard. Oh, hindi mo i-copy sa clipboard. Ito, video analytics. Dito na meron akong 76 total views, about 1 comment or like for 25.3 views, like much more than dislike. So ganyan siya. So ito yung best niya. So, pag bumalik tayo dito, ano bang meron dito? Saan ba nila nakikita yung mga milestone nila? So, dito ba? Ano ba to? Okay. Ito yung mga comments. So, kung may mga comments kayo na, di ba meron tayong option na review all comments? Ako yung channel ko naka-review all comments. So, dito natin siya mabuview. And then ito, okay. So, ito yung milestone na nakikita ko na laging sinishare ng mga kapwa ko YouTubers sa iba-ibang mga channel. So, dito pala nanggagaling yun. So, like this one, nakakatuwa naman. So, ito, meron na daw akong 2,100 subscribers. Actually, lagpas na ako sa 2,100 eh. Alam ko, 2,200. Ay, oo, tama. 2,100 something yata ako.
So, okay. So, dito siya. So, screenshot lang muna natin. So, may option dito na pwede siyang i-share or save to photos. In-screenshot ko na eh. Ano pa ba? Nakakatuwa nga siya. And then, meron na daw akong 1,350 upload milestone. So, ganun na pala karami yung mga pinaghirapan ko na buting tingin dito. So, meron na akong 1,350 uploads. Oh my God. And meron na akong 425,000 views as of March 28. Ah, okay, as of March to. So, ganito pala siya gamitin. Nakakatuwa nga. Makikita mo ang mga milestone mo. And then ito, may upcoming milestone. So, para maging 2,200 subscriber ako, kulang na lang ng 80. And then sa views, kulang pa ng, madami-dami pa. 5,227. Uploads, 24 to go para maging 1,400. So, ganito gamitin si TubeBuddy, guys. So, kaya pala highly recommended siya ng mga nag-YouTube. So, ganito pala siya. Kasi before, I used to receive lang email directly from YouTube. Ang huli kong naaalalang na-receive ko nung nagkaroon yata ako ng 1,000 subscribers. So, matagal na yun. Kaya nagtataka ako, ba't wala akong nare-receive? So, sila may mga milestone sila. So, dito pala siya galing. Ayan, may mga news din dito. Ano ba naman ang news? Ah, okay. About kay YouTube. Ah, okay. Ah, so kapag gantong may orange, parang medyo may something dun sa content mo. Tingnan naman natin tong other content ko. Ah, may something pa din. So, upload high resolution thumbnail, add tags to your title, add tags to your description, yung title length, okay. So, parang isa lang yung okay. Ah, okay. So, makikita mo siya. Isa yung okay, 9 yung may issues. Punta tayo sa susunod kong video. Tingnan natin kung may issue pa rin to. So, ito, walang okay. Oh my God, 0. Lahat kasi to, yung mga nauna kong na-view. Kung hindi ko to ginawa either sa KineMaster or sa Filmmaker, pati yung thumbnail. So, medyo mababa nga yung resolution doon. Ito, try natin kung okay to. Yung thumbnail nito ay gawang Canva. Ayan. So, high resolution yung thumbnail nito. Gawang Canva. So, 5 yung okay dito. May cards din to sa dulo. Okay. So, medyo pasado to. 5 yung okay, 5 yung hindi. Ano kaya itong ibig sabihin ng naka-red? Ay, wala naman. Dalawa lang yung okay. Ito, teka, pili tayo ng purong Canva made. Purong Canva made. Ito, ito, ito. Ito, Canva ko lahat ito ginawa. Tingnan natin. Oh my God! Yung gawang Canva, almost perfect. Isa lang ang hindi okay. At ang isang issue lang niya ay get like on Facebook. YouTube isn't the only place you should be sharing your video. Make sure that you tell your connections on Facebook about it. Oh, ibig sabihin, mas okay yung mga gawa ko sa Canva kasi high resolution siya. Tingnan natin tong weather update ko kung anong issue nito. Ah, pasado naman. 7 yung okay, 3 yung hindi. Ah, okay. Yung thumbnail lang ang issue nito. Tsaka yung get like on Facebook. Eto, last na to. Tingnan natin kung ano meron dito kay Pure Canva Made. Oh, dalawa lang ang issue. Ayan. So, nakakatuwa palang gamitin itong si TubeBuddy. So, kaya siguro buddy. Kasi magiging kabuddy mo siya. So, ayan lang ang aking maiibahagi sa inyo sa ngayon. And salamat sa pagbisita sa aking YouTube channel kung kayo man inabisita. Kung may katanungan kayo, just comment down below. Salamat sa panonood at sa pagbisita sa RDM Designs.